Sa mapagpalang araw sa inyong lahat, ngayon po ay Lunes para sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, para sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ito po ay nango sa Gawa ng Mga Apostol, chapter 14, verses 5 to 18. Chapter 14, verses 5 to 18. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman nito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod sa Likaonya, at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya, upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng matuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, inapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Inibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahihirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, panibagong araw, panibagong simula ng ating pong linggo. Tunay nga po no, na hindi natin makukontrol ang pwedeng isipin ng ibang tao, hindi natin makukontrol ang gusto nilang sabihin, pero tayo po ay may control sa kung paano po tayo magre-react sa mga sinasabi ng mga tao sa atin, maganda man o pangit, na ayon man sa iyo o hindi ang kanilang sinasabi, malinaw po na ikaw pa rin ang may control sa kung ano ang magiging reaction mo. Ito yung isang napagnilayan ko po no, dito sa ating unang pagbasa sa karanasan ni na Pablo at ni Bernabe, na matapos na makita ng mga tao ang kanila pong sabihin na natin galing o husay dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita, sila po ay itinuring no ng mga Diyos, no, narinig natin itong yung pangalan po no ng mga Diyos no noon na sinasabing si Zeus at si Hermes. Ito yung mga sa Greek no, mga Greek goddess na tinatawag, na nakita nila sa katangian ni Pablo at ni Bernabe. Kaya nga dito sabi nung sa kwento, nag-alay sila ng toro na may kwintas no, na kasabit dun sa toro
dahil labis silang natuwa, yung kagalakan nila na yung pakiramdam nila ay totoo na nagpakita sa anyo ni Bernabe at ni Pablo ang kanilang Diyos na sinasamba noon. Pero maganda po itong ginawang pagkilos ni Bernabe at Pablo, no, na ipinaliwanag nila na sila ay tao lamang at hindi sila dapat sambahin at handugan ng kung ano-ano, kundi yung mabuting balita, no, ang kanilang dapat na tanggapin at talikdan yung mga bagay na hindi nakakabuti, no, sa ating Panginoon, dahil ang Diyos lamang ang dapat natin sinasamba at hindi kung anumang mga itinuturing ng mga diyos-diyosan. So, di ba? Napakagandang halimbawa at paalala po sa atin, dahil na madalasan tayong mga tao, konting papuri lang, lumalaki na ulo natin, nagiging mayabang na tayo, magkaroon lang tayo ng mga tagasunod, talagang nahihikayat natin sila. Pero ito si Bernabe at Pablo, no, talagang pinigilan nila ang kanilang mga sarili na hindi malunod, no, doon sa papuri na natanggap nila dahil sa mga tao. So, mahirap po pag ano, no, inilalagay natin sa ating mga ulo ang mga papuri ng mga tao, kung kaya lumalaki yung ulo natin. Pag sinabing lumalaki, yumayabang tayo, no? Konting kasikatan, konting tagumpay, nakakalimutan na natin na kaya natin nagagawa ito, kaya tayo nagiging magaling ay dahil sa Diyos. At dapat ang lahat ng papuri, lahat ng mga tao ay mapunta ang kanilang attention sa ipinapahayag natin ang Diyos, at hindi dapat mapunta sa ating mga sarili, no? Kahit kami po mga pare, no? Bagamat siyempre, no, masarap mapakinggan na hinahangaan ka, masarap sa pandinig, no, para mong pumapala pa ang tainga mo kapag maraming pumupuri sa iyo. Pero sabi ko po kanina, sa umpisa pa lang, hindi natin mapipigilan ang gustong sabihin ng mga tao sa iyo, maganda man o pangit. Pero ikaw, ako, ang may control sa kung paano tayo magre-react sa mga naririnig at sinasabi sa atin. Yan. Ikaw yan. No? At sana huwag natin pong hayaan na tayo rin mismo ay makalimot, no, sa konting palakpak, konting kasikatan, ay makalimot tayo at mawala tayo sa focus. No? Lahat ng ito, lahat ng ginagawa natin ay hindi para mag-attract, no, sa atin, lalo na sa aming mga pare, kundi yung sa pamamagitan nito mas makilala ninyo at mailapit namin kayo mismo sa Diyos. So, muli, nawa po patuloy natin pagnilayan ating pong unang pagbasa sa araw nito. Isang magandang araw po sa inyong lahat.